Hello sa inyo mga ka-channel at welcome back dito sa ating Kua Otep TV Tagalog tutorial. Gumagawa tayo dito ng isang single phase motor. Natest na natin ang windings ito at goods naman yan. Pero nagka-problema ang capacitor kaya papalitan natin yan at lalagyan natin ng connection para sa ating capacitor. Ang pag-uusapan natin ngayon is about what is the difference between running capacitor and starting capacitor. Ano nga ba ang ilalagay natin dito sa ginagawa nating motor na to? Running capacitor ba or starting capacitor? Yan ang tanong na pwede nating masagot dito sa ating Tagalog tutorial. Sa tanong na pwede bang ikabit ang starting capacitor sa running capacitor? Can you replace start capacitor or run capacitor? Yan yung mga sasagutin natin dito sa ating bagong tutorial. Doon nga pala sa mga nag-comment natin dito sa ating how to convert 3-phase motor to single-phase motor. Salamat sa mga nag-comment dun sa ating last na tutorial. Dito masasagot natin yung mga tanong dun sa mga comments sa comment section natin dun sa ating 3-phase converted to single-phase na ano ba ang kinakabit sa isang 3-phase induction motor? Ito ba ay kinakabitan ng starting or running capacitor? A single winding motor sa kinakabitan ba ng running or starting capacitor? Yan ang malinaw na sasagutin natin dito sa ating Tagalog tutorial. Masayang araw and welcome to our channel. Before we proceed to our tutorial, gusto ko munang pasalamatan yung mga ka-technician natin, yung mga ka-channel natin na walang sawang sumusuporta dito sa ating Kua Otep TV Tagalog tutorial. At sa mga estudyante natin, yung mga masisipag nating estudyante na nagsisilbing inspirasyon ng ating mga ginagawang content dito sa ating channel. Maraming salamat! Thank you! Sana ay huwag po kayong magsawang sumuporta dito sa ating Kua Otep TV Tagalog tutorial. At kung napadaan ka sa video to o bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe at i-hit mo na rin or i-click mo yung notification bell na makikita mo dyan sa baba para lagi kang ma-notify. Updated ka sa tuwing meron tayong mga ginagawang bagong upload o meron tayong tutorial na ina-upload dito sa ating Kua Otep TV Tagalog tutorial. Okay, pag-usapan na nga natin yung ating topic about sa running and starting capacitor. Ano ba yung pagkakaiba ng starting at running capacitor? What is the difference between running capacitor and starting capacitor? Para nga mas maintindihan natin yan, meron ako rito mga capacitor. Ito, meron tayo rito ng capacitor. Meron ako rito ng running at starting capacitor. Itong ating running capacitor na mayroong 15 microfarad at ang ating starting capacitor na 80 microfarad. Meron din ako ritong dual capacitor. Ito, makikita natin 'to kalimitan sa ano sa refrigeration. Kaya sa tinawag na dual, mapapansin niyo diyan, mayroon nakalagay diyang ano, herm and pan, yung para sa pan ng ating mga aircon at yung helm yung para sa mga sa compressor motor. Kaya tinawag to na dual capacitor kasi dalawa yung pwedeng terminal at pwedeng pagkabitan. Isa sa compressor at isa sa pan natin. Bakit ko pinakita sa inyo yung capacitor na to? Para mas maintindihan natin pag piniliwanag natin o in-explain natin kung ano ba yung pagkakaiba ng ating running capacitor at starting capacitor. Para mas maintindihan natin yan, i-explain natin or i-define natin, bigyan natin ng definition kung ano ba yung capacitor. What is a capacitor? Ang capacitor ay isa daw device na kung saan pwede kang mag-store o mag-charge ng electrical energy o nang pwede siyang lagyan o mag-store ng isang electrical devices. Yan daw ang ating capacitor. Tapos ang ating capacitor, may mga different sizes yan, kagaya nga nito. Papansin nyo, medyo malaki yung ating dual capacitor, tapos ito maliit lang. Tapos maliit lang. Tapos makikita nyo dun sa mga electronics parts ng capacitor. Di ba may mga maliliit tyron na mga capacitor? Ayan, ang ating mga capacitor, mayroon siya mga different sizes. It is measured in farad and microfarad. Tapos ang ating capacitor din ay gagamitin mo siya. Pwede mo siyang magamit sa alternating current and direct current. It can be both uses and alternating and direct current. Yan daw ang ating capacitor. Yan yung simpleng definition o yan yung ating pagpapaliwanag kung ano bang ibig sabihin ng capacitor. Para mas maintindihan natin mamaya,
kung ano ba nga ba talaga ang pagkakaiba ng ating starting at running capacitor. Running capacitor. Ito ay isang uri ng energy saving device that is in the motor circuit at all times. Halimbawa, habang tumatakbo yung ating motors tapos nagkaroon ng problema yung ating running capacitors, the motor can display a variety of problems. Andiyan nga yung halimbawa na not starting, hindi umaandar yung motor natin. Tapos yung motor natin nagkakaroon ng overheating, tapos nagkakaroon siya ng vibration. Malakas yung vibration ng body ng ating motor kapag nagkakaroon problema yung ating mga running capacitor. Ang ating running capacitor ay ginagamit to sa mga single phase electric motors para ma-energize yung second phase windings niya. Tapos it can briefly increase motor starting torque kasi nga hindi kaya ng mga single phase windings natin yung starting torque ng ating motor, masyado siyang mahina. Kumbaga weak siya, kaya ginagamitan natin siya ng running capacitor para ma-allow yung motor to be cycled on and off rapidly. Eh Kuya Otep, pwede ba nating palitan ng starting capacitor yung ating run capacitor sa ating mga single phase electric motors? Hindi po. Hindi po natin pwedeng mapalitan ng starting capacitor yung ating mga running capacitor sa single phase electric motors. Bakit? Kasi po ang ating pong starting capacitor ay hindi kayang makapag-handle ng current continuously. Hindi katulad ng ating mga running capacitor, kaya niyang i-handle yung mong current niya continuously kapag kinabit natin siya sa ating mga single phase electric motors. Ang ating mga running capacitor rated yan in range of 1.5 to 100 microfarad with voltage classification of 250, 370 and 440 volts. Ang ating mga running capacitors ay mga lower yung capacitance niyan. Mababa yung mga capacitance ng ating mga running capacitors. Isa yan sa classification niya, meron siyang lower capacitance. Para ma-provide niya yung continuous power for motor to keep running. Katulad nga ng sinabi natin kanina, dahil yung ating mga running capacitors ay kaya niyang makapag-handle ng current continuously. Kaya lower yung capacitance ng ating mga running capacitors. Ang halimbawa ng mga running capacitors, yung mga nakikita natin sa mga AC units natin, yung dual run capacitor tulad na pinakita natin kanina, meron tayong pinakitang dual run capacitors na kung saan pwedeng mag-provide ng power to the pan at pwede siyang mag-provide ng power to the compressor, yung hermetic nga at yung pan na makikita natin dun sa ating dual running capacitor. Dito naman tayo ngayon sa ating starting capacitor. Ang ating starting capacitor ay makikita natin to sa circuit of starting windings kung saan yung ating motors ay umaandar. Nakalokito sa start windings when the motor is starting. Ang ating starting capacitor ay meron siyang mataas na capacitance. Meron siyang higher capacitance. Unlike ng ating running capacitor na diniscuss natin kanina na mababa yung capacitance niya, lower yung capacitance ng ating running capacitor. Hindi katulad ng ating starting capacitor, mataas yung capacitance niya which is measured between 70 to 120 microfarad. Kaya nga, kung mapapansin nyo dun sa vlog natin na how to convert 3-phase motor to single-phase motor, may mga tanong tayo doon sa ating mga comment section kung Kuya Otep, ano ba yung gagamitin namin capacitor dito? Starting capacitor ba o running capacitor? Kalimitan kong isinasagot ay ginagamitan po natin ng starting capacitor ang mga 3-phase motor converted to single-phase motor. Bakit po? Kasi po ang ating mga 3-phase motor ay meron na po siyang higher capacitance na meron po siyang mataas na torque para paandarin yung kanyang sariling windings unlike ng mga single-phase motors na wala siyang mababa lang yung torque niya, mahina lang siya. At ang ating mga running capacitor, po-provide ito ng immediate electrical push to get the motor rotation started. Kaya ginagamitan natin ang mga starting capacitor, madalas yung mga 3-phase motor pag kinoconvert natin siya sa mga single-phase motor. Kung walang starting capacitor, yung mga ating mga motors, alimitan dyan, magkakaroon tayo ng problema. Yung motor natin, maririnig mo dyan, magkakaroon lang siya ng humming sound saka vibration. Lalo na kung ang capacitor na inilagay mo ay weak o kaya hindi talaga siya aandar kapag nilagyan mo na siya ng running capacitor. Kasi po ang ating mga starting capacitor, yung current nito ay nagbi-build up slowly
para yung armature natin ay magkaroon ng opportunity to begin rotating with the field of current. Yan po ang ating starting capacitor. Yan po ang ginagawa ng ating starting capacitor sa ating mga 3-phase induction motor kapag kinoconvert natin siya sa single-phase motor. Sana po ay nakatulong itong ating video tutorial para mas maintindihan natin, maunawaan pa natin kung ano ba ang pagkakaiba ng ating starting at running capacitor. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.